Nangako daw ang Pilipinas sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayan ang bang sinasabi natin, mga kutsero. May pagsisinungaling na nagaganap galing sa partido ng mga Chino. Pag-usapan natin nga ngayon, mga kutsero, sa video na ito. Pero bago natin gawin yan, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas, sa inyong mga minamahal sa buhay, sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Papakita ko sa inyo yung procedure. Ayan, i-download lang ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account at ilagay nyo inyong bank account details at pwedeng-pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Ayan, at pag ginamit nyo pa si Sendwave sa inyo pong unang-unang padala, pag ginamit nyo pa po yung I'm promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya ayan, mga kutsero, no, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Palakpakan! Okay, so, eto na nga mga kutsero ang ganap. Apparently, sinasabi ng China na nangako daw ang Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayan na nga bang sinasabi natin, mga kutsero. Oh, nag-uumpisa na sila ng kanilang kasinungalingan, mga kutsero. Ito ho ang balita. China wants BRP Sierra Madre removed from Ayungin Shoal. Ayan, mga kutsero. Intindi. Intindi ng balita na to. Parang may utang na loob pa tayo, ah. Anyway. Oh, ito. Para palang may utang pa tayo sa kanila. Ayan, may utang tayo sa kanila ang lumalabas. Okay, sige, pag-usapan natin yan. China has accused the United States of supporting the Philippines' unlawful and provocative behavior in the South China Sea. O tayo paraw ang gumagawa ng illegal, mga kutsero. Pilipinas paraw ang gumagawa ng illegal. As it claimed that Manila has yet to fulfill its promise to tow away the BRP Sierra Madre from its territorial waters. O, take note, mga kutsero. Ito po ang claim ng China. Yung unang, ang una nilang claim ay, eto, yung Ayungin Shoal daw ay parte ng kanilang territorial waters. Teritoryo daw nila ito. Okay. Tigas talaga ng pagsisinungaling nitong mga Chino. Mga kutsero, nagsisinungaling sila dito. Huling-huli ang kanilang pagsisinungaling dito. At kahit sino pong magsabi sa inyo na mali na tama, kung may magsabi sa inyo na tama ang China dito, na parte ng kanilang territorial waters, ah, ang Ayungin Shoal ay nagsisinungaling. Sure po ako dyan, mga kutsero. Yun ang kanilang unang claim. Pangalawang claim, may pangako daw ang Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre. Okay? May pangako daw ang Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan, pangalawang claim yan. Pangatlong claim, tayo daw ay nagsasagawa ng unlawful at provocative behavior. Tayo daw ang nag-uumpisa ng gulo dito sa ganap dito sa Ayungin Shoal. Tayo daw yung nag-uumpisa ng gulo, guys, ha. Tandaan niyo yan. Yan ang kiniklaim ng Chinese Communist Party. Okay. Sige. Sige na lang. Panoorin natin yung balita tungkol. Ito pala yung sinabi ng Chinese Communist Party, no? Or actually, Ministry of Foreign... Well, parte din naman ng Chinese Communist Party ito. Itong Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang sabi, the China Coast Guard vessels stopped them in accordance with law. Oh, may dahil daw ito. Sumusunod lang daw sila sa batas. And warm them off through appropriate law enforcement measures. Oh, na sumusunod lang daw talaga sila sa batas, sabi ng China. Their maneuvers were professional, restrained, and beyond reproach. Oh, hindi ro yan kaano. Wala ro silang masamang ginagawa. Yeah, pinagtatanggol lang daw nila yung kanila. The South China Sea arbitration was a pure political drama staged in the name of the law with the US pulling strings behind the scenes. Oh, isisisi nyo sa Amerika. Kayong gumawa ng kalokohan tapos isisisi nyo sa Amerika. Ano ba naman kalokohan yan? Chinese Communist Party.
The so-called award contravenes international laws including UNCLOS and is illegal, null, and void. Eh, teka lang. Teka. Yung pinagbasihan ng arbitral award is UNCLOS. So, ang sinasabi ngayon ng China, eh, yung award daw na yan ay labag sa UNCLOS. Eh, teka lang. Paano? Eh, sin, ang ruling kasi doon, mga kutsero, ang ruling doon, doon sa arbitration award, sinasabi na walang halaga o walang katotohanan ang claim ng China sa 9-dash line. Yun po ang ruling actually. At sinasabi pa nga doon, walang ina-award na teritoryo sa Pilipinas. Kapag binasa niyo yung ruling, yung arbitration award, wala kayong makikita doon na nag-award na ibinigyan ng teritoryo ang Pilipinas. No, wala. Pero pinapasinungalingan doon sa diyan sa ano sa arbitration ruling, pinapasinungalingan doon yung 9-dash line. Yung, alam naman na natin yung 9-dash line, no? Yun yung claim ng China na yung buong South China Sea eh kanila. Ano mga kalokohan yun? Buong South China Sea inyo? Nilabag daw ang international laws, pati ang UNCLOS. Come on. Huwag niyong bulahin ng mga Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino, tanga. No, at this point, kung may kumakampi pa talaga sa China, ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga. We urge the US, ayun, Amerika ulit, to stop utilizing the South China Sea to issue to sow confusion and discord, and we urge it to respect China's territorial sovereignty. Ito yun, mga kutsero. Teritoryo daw nila ang South China Sea. Oh. Tapos biglang respect regional countries' efforts to uphold peace and stability in this. Eh, kayo nga ang nanggugulo, China eh. Kayo lang ang nanggugulo dito sa region. Sobrang ano, criminal. Ewan ko ba? Scammer na scammer ang labas ng Chinese Communist Party dito. Budol. Budol is real. Ah, sa mga nagpapabudol dyan, ah. Ah, teka lang, nag-mention ako kanina, no, ng mga punto. Mga tatlong punto. Una, na, number one, unlawful and provocative behavior daw ang sinasabi natin. Ang ginagawa natin doon sa Ayungin Shoal. Tapos, meron daw tayong promise na hilahin or ito yung BRP Sierra Madre na sadya pong isinadsad doon sa ano sa Ayungin Shoal. Okay, ito ho yung panoorin ho natin yung ano sagot ng Pilipinas. Ayan. Una, walang promise na naganap na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang unang-unang ganap. Okay? Wala hong promise. Sabi ni ASIC ng Assistant Director ng National Security Council, the Philippines has not and will never enter into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal. Oh, good job ka dyan. Assistant Director Jonathan Malaya, good job ka dyan sa sinabi mong yan. Kasi yan po ang katotohanan. Nag-iimbento, hibang itong China sa pinagsasabi nila na ito. Panoorin natin yung balita na nagsalita ang ating bansa tungkol dyan. Inabla ng Pilipinas ang panibagong pahayag ng China na napako raw ang pangako nating aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Well, sa naman ng National Security Council, wala naman tayong ganyang pangako at tila nag-i-imagine lang ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa panibagong video na inilabas ng China Coast Guard, makikitang nagbuga ng tubig ang dihamak na mas malaking barko ng China. Sa lakas ng tubig, pumaling pakanan at lalo pang dumistansya ang mas maliit na Philippine vessel. Natapos ang halos 3 minutong video pero hindi nakitang tumigil sa pambubomba ng tubig ang China kahit pa lumayo na ang Philippine vessel. Sabi ng China, warning ang water cannon nila at nagpigil na raw sila sa lagay na yan.
Walang inilatag na anumang ebidensya ang China. Pero giit nila, may dala raw na construction materials ang PCG para umano ayusin ang BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Iyungin Shoal na pasok naman sa Wait lang, bago natin ituloy itong video. So ang China naglabas ng sarili nilang video na walang tumamang tubig. Ito. Walang tumamang tubig dito sa ating supply boat. Papuntang Iyungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Pero hindi nakitang tumigil sa pambubomba ng tubig ang China. Kahit pa lumayo ng... Ayan. Warning lang daw. Walang tumamang tubig. Pero yung sa ating video, eh meron. Ayan o. Ito malino na malino. Tinamaan to ng tubig eh. Ayan o. Why? So ibig sabihin merong issue. So ibig sabihin mga kutsero, merong issue. Posibleng merong isang video either inedit yung ng China ang video which is not they're not beneath doing mga kutsero, ha. Wag niyo sabihin sa akin na ang China dito sila yung nagsasabi ng totoo. Kasi ang China, alam naman natin, pati nga mga bag, pinepeke niyan, video pa kaya. Mga high-end, mga luxury bags nga, pinepeke dyan eh. Ito pa kaya ang video. Either pineke ng China yung kanilang video, or pangalawa, sila ay nag-upload ng video na dati na. Hindi yun bago, kasi ito yung bago eh. Anyway. Para umano ayusin ang BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Iyungin Shoal na pasok naman sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon pa sa Ministry of Foreign Affairs ng China, ilang beses na raw nangako ang Pilipinas na aalisin natin ang BRP Sierra Madre pero hindi naman natutupad. Wow! Tinabla agad yan ang National Security Council. Imagination o guni-guni lang daw ito ng China dahil wala naman ganyang pangako ang Pilipinas. We have no... and will never sign or agree to anything that would, in effect, abandon our sovereign rights and jurisdiction over the West Philippine Sea. There is no record or any minutes of a meeting or any formal report or any legal document. Vuelta. Nagsisinungaling ang Pilipinas dyan. Doon sa mga pro-China, sige nga, nagsisinungaling ang Pilipinas dyan. ...meeting or any formal report or any legal document. Vuelta naman. Wala. Hibang. Nagsisinungaling ang Chinese Communist Party dito. Mali. Ito. Nagsisinungaling ang Chinese Communist Party dito. Obvious naman. Sino lang ba may... Ewan ko ba? Pero meron pa rin naniniwala sa Chinese Communist Party. O sige lang, bahala kayo. Bahala kayo. One of these days, kapag naging probinsya ng China ang Pilipinas, maikinabang kayo na. Baka lang naman. Pero malabo mangyari. Hindi magiging probinsya ng China ang Pilipinas. Ever. Maniwala kayo. Ni PCG spokesperson Jay Tariela, kung talagang nangako ang Pilipinas na aalisin natin ang BRP Sierra Madre sa Iyungin Shoal, dapat itong patunayan ng China. If we're going right to rely on those statements of Beijing that there are promises that were made before, it's for them to, concretely support their claim. Right. Tanong pa ng PCG, bakit tayo aalis sa Iyungin Shoal gayong malinaw namang sakop ito ng ating EEZ? Correct. Katunayan, mahigit 100 nautical miles lang ang layo nito sa Palawan. We have all the reason to maintain our presence there because we have sovereign rights and jurisdiction over this waters. Correct. Tama yun. Bilang bahagi ng EEZ ang pinagpupostehan ng BRP Sierra Madre, kung tutuusin, walang masama kung gusto nating ayusin ito. Pero pinasinungalingan ng PCG ang sinasabi ng China na may dala silang construction materials papuntang Iyungin Shoal. Tubig,
Pagkain at krudo raw ang kanilang ihahatid sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. At kahit anong paninindak ng China, hindi raw titigil ang resupply mission ng AFP at PCG. Pagpapalanuhin lang natin kung paano ito maisasagawa ng maayos. Kahit magpatintero tayo araw-araw, we will continue to support and supply our troops. Tuloy ang resupply mission sa mga susunod na linggo. Bukas raw ang PCG na magpadala ng mas malalaking barko gaya ng BRP Teresa Magbanwa, BRP Melchora Aquino at BRP Gabriela Silang. Sa kabila nito, aminado ang PCG na wala pa rin binatbat ang ating mga barko kumpara sa mga malalaking barko ng China. Panawagan ng PCG, mas moderno sana ang mga kagamitan para mas mapalakas ang kanilang puwersa. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. If I'm not mistaken, nag-budget ng 50 billion pesos para sa modernization ng ating military yata o defensive. Either way, you know, I think it's DND ang may 50 billion additional budget for the modernization of our defense. Di ko lang alam kung kasama dyan yung modernization din ng Coast Guard. Kasi if I'm not mistaken, Coast Guard is under DOTR. Parang DOTR yata ang Philippine Coast Guard eh. So, ang weird, no? Ang weird na under ng DOTR ang Coast Guard. But, let's see. I think, batang alam ko, merong 50 billion na additional budget for modernization ng ating defense. Nagbabalak namang maglunsad ng joint patrol ang Pilipinas at Amerika kaugnay pa rin ng tensyon sa West Philippine Sea. Yun. Ang International Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, kung matuloy yan, makatutulong ito para mapigilan ang posibleng pagsiklab ng gulo. Kung bukas ang Pilipinas na makasama ang Amerika sa joint patrol, malamig naman ang sagot sa joint military drill kasama ang China. Dapat pero lang ang anumang susunod na hakbang ng Pilipinas, didepende sa magiging aksyon ng mga leader ng ating bansa. We consider itong pinaplano natin na joint patrols with the US as a positive contributor to regional peace and stability as well as a deterrence on the part of the Philippines so that we can ensure freedom of navigation. Mga kapatid. Yun. Yun ang ganap. Una mga kutsero, wala akong pinangako. Wala akong pinangako sa China na hihilahin ang, BRP Sierra Madre. That is according to our National Security Council Assistant Director na si Jonathan Malaya. So wala akong ganyang pangako. Wala. Zero, zip, nada. Wala. So hindi ko natin alam kung saan hinuhugot ng China yung kanilang mga statement na nangako na daw before. Parang meron pa 1999, meron 2003, etc. etc. Tapos may 2013 pa na tatanggalin daw yung BRP Sierra Madre. Ngayon, it could be part of... Ito lang yung mga possibilities niya, no? For example, nag-state visit. Tapos, bin-ring up ng presidente ng China yung issue. Tapos, sinabi ng Pilipinas na, sige, we will talk about it. Or, let us discuss it further. O, baka yun yung ano. Pwede kasi yun eh. Pwede kasi ganun yung nangyari. O, pag-usapan natin pa sa in the next few days kung tatanggalin ba yung BRP Sierra Madre na yan dyan. Or baka may mga ganung klase na parang low-level talks lang. Hindi, pag high-level, mga presidente yun eh. What do you call this? Walang promise. Or kasi kapag may promise, ibig sabihin, nagpirmahan kayo. Parang nung sinabi ng ating... yung kapalpakan ni Panot Aquino at saka ni Albert Del Rosario na nag-promise daw ang China na aalis sila ng Spratlys. Pero hindi sila umalis. Bakit? Walang nakasulat sa papel eh. Ganun din to. Kung meron mang nagsabi o kung may nag-promise na tatanggalin ang BRP Sierra Madre, bakit hindi nyo pinapel? Bakit walang agreement? Ayun ang tanong dyan. Bakit hindi nyo dinocument? So ngayon, isisisi nyo sa Pilipinas, China.
Isisisi nyo sa amin kung bakit ayaw tanggalin yung BRP Sierra Madre. Pero wala rin kayong ebidensya na kami, ang Pilipinas, eh nagsabi na, oh, sige, tatanggalin namin yan. Ano ba yan? Typical ano ba yan? Pamimeke ng China. Oh, ito pa. Ito pa ang sinagot ng Pilipinas sa ano sa Amerika, sa ano sa China. Sierra Madre is a permanent station in Ayungin Shoal. O dito na ngayon papasok 'yan. Yung isa kong punto kanina na unlawful and provocative behavior. Tapos yung illegal occupation daw, illegal sana 'yun. Aha. Sana 'yun. Anyway, unlawful, ayan, basta unlawful daw and provocative behavior. Yung ating daw pagtulong sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga bata diyan sa BRP Sierra Madre ay illegal. Beijing, through its Ministry of Foreign Affairs, has accused Manila of trying to overhaul the military ship to permanently occupy Renai Xiao or Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. Oh, ito ngayon mga kakutsero. Mali ba to? Let's say, sabihin nating ganun ang gustong gawin ng ating mga kasundaluhan na magkaroon ng permanent occupation dyan sa Ayungin Shoal. Mali ba yan? Hindi. Kung may magsasabi po sa inyo na mali yung ginagawa na yan ng ating kasundaluhan, eh nagsisinungaling po sila. Mamaya pupuntahan natin yan. Kasi it is a permanent station. Permanent station talaga natin siya. The Philippine government has stood pat in its position that BRP Sierra Madre, an active Philippine Navy commissioned vessel in Ayungin Shoal, will stay as a permanent station for Filipino troops to protect the country's rights and interests over the West Philippine Sea. Permanent station talaga siya. It is to permanently occupy the the Ayungin Shoal. At kapag may nagsabi sa inyo na illegal yan, balikan nyo sila ng UNCLOS. Ito po yung UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Seas. Punta po tayo sa Part 5. Ano yun? Part 5. Yan. Exclusive Economic Zone. Malinaw yan, ha? Hindi ko hinighlight yung territorial waters kasi hindi territorial waters ang exclusive economic zone. Hindi ho talaga. Ang territorial waters ho natin ay sa loob lamang ng 12 nautical miles from the baseline. Sa loob ng baseline, from the baseline, 12 nautical miles. Yon. Ganun ang bilangan yan. Parang sa ano, parang halimbawa, sa gate ng bahay nyo, territorial waters eh. Sa gate, sa baseline eh. So, halimbawa, sa gate ng bahay, di pala sa gate ng bahay. Di pa yung gate ng bahay. Sa pintuan ng bahay nyo, hanggang sa gate ng bahay nyo, yun ang territorial waters. Parang ganun siya. O, ganun lang isipin natin para madaling, ano, madaling isipin. Simula pintuan, bawa kung medyo malayo yung pintuan nyo sa gate ng bahay, simula pintuan ng bahay nyo hanggang sa gate ng bahay, yun ang territorial waters nyo. From gate ng bahay, let's say hanggang sa gate ng subdivision, yun ang exclusive economic zone. O ganun ang isipin natin, ha, para mas madali yung intindihin. Kung hindi kayo nakatras sa subdivision, pasensya na. Wala akong maisip na illustration na ano, pwedeng gamitin dyan. Anyway, so ganun siya. So exclusive economic zone, ito yung sa provision ng UNCLOS tungkol sa exclusive economic zone. Okay. Alamin muna natin kung gaano siya kalaki. Article 57 ng Part 5. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. So simula sa baseline hanggang 200 nautical miles, okay, kasama dyan yung territorial sea is the exclusive economic zone. Okay. Anong karapatan meron tayo
bilang Pilipinas sa ating sariling exclusive economic zone? Anong karapatan meron tayo? Article 56. In the exclusive economic zone, the coastal state, tayo yung coastal state eh, has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting and conserving and managing the natural resources, o lahat ng pwedeng mahango dyan, atin. Lahat ng pwedeng mahukay dyan, atin. Lahat ng pati langis na pwedeng makuha dyan, atin. Yun po ang una nating karapatan sa exclusive economic zone. Pangalawa, jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention with regard to establishment and use of artificial islands, installations, and structures. Ah, nakasulat sa UNCLOS, guys. So, sa sinasabi ng China na tayo daw ay na gumagawa ng isang illegal na bagay dahil ang BRP Sierra Madre ay gusto nating ayusin para maging permanent occupation natin dyan sa Ayungin Shoal, we are very much within our rights as a coastal state dito sa ating exclusive economic zone. According to the UNCLOS, we have jurisdiction to the establishment and use of artificial islands, installation, and structures. In fact, sino pa po ang pumapalya dito, sumunod dito sa UNCLOS? Si China po. Nung nagtayo siya ng artificial island dyan sa Spratly, sa Spratlys, pag yan po ay paglabag sa UNCLOS. Ang pagpipigil po niya na ating ayusin ang BRP Sierra Madre para maging permanent installation dyan sa Ayungin Shoal, yan po ay paglabag sa UNCLOS. So ito pong sinasabi nila na kalokohan, isang napakalaking The South China Sea arbitration was a pure political drama staged in the name of the law, with the US pulling strings behind the scenes. The so-called award contravenes international laws, including UNCLOS, and is illegal, null and void. Ito po eh hindi po tama. Napakalaki po. At pinagmumukha lang po nila kapag tayo ay naniwala dito. Yung mga tao na gusto tayong paniwalain na tama ang claim ng China dito, eh ginagawa tayo. Ang kapal ng mukha ng China dito para magsalita ng respect regional countries' efforts to uphold peace, stability in the region. Eh sila nga yung nangguguloy. Meron pa yan. Rights and duties of other states, mga ibang bansa daw, o mga ibang estado. In exercising their rights and performing their duties under this convention in the exclusive economic zone, states shall have due regard to the rights and duties of the coastal states, of the coastal state, and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal state in accordance with the provision of this convention and other rules of international law insofar as they are not incompatible with this part. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi lang po netong parte na ito ng Article 58 ng UNCLOS na ang ibang estado, ibang bansa, mga ibang bansa, China, Vietnam, Malaysia, mga kapitbahay natin, Indonesia, etc., etc., na sa kanilang pag-exercise ng kanilang mga karapatan, sila ay may obligasyon na sundin ang ating mga karapatan at ating mga batas
no, due regard to the rights and duties of the coastal state. Sino yung coastal state? Pilipinas. Article 87 lang daw ang pwede nang gawin, yung kanilang freedom sa Article 87. Navigation and overflight and laying of submarine cables and pipelines. Ito lang daw yung karapatan nila. O, halimbawa, may conflict. Tulad ng nangyayari dyan sa China ngayon, may Article 59. Anong sinasabi? In cases where this convention does not attribute rights or jurisdiction to the coastal state or to the other states within the exclusive economic zone and a conflict arises between the interests of the coastal state and other state or states. Pag meron daw nagkaroon ng conflict sa gitna ng coastal state at ng ibang mga bansa, the conflict should be resolved on the basis of equity and in light of the all relevant circumstances, taking into account the respective importance of the interest involved to the parties as well as to the international community as a whole. Ngayon, mga kutsero, kapag daw may conflict, ang titingnan daw ay ang basis of equity. Ano yung basis of equity? Kung ano yung patas para sa lahat. Yung lahat maikinabang. Taking into account the respective importance of the interest involved to the parties as well as in the international community as a whole. So, hindi ho pwedeng sabihin dito ng China na huwag nyo kaming pakialaman. Bakit? Kasi ho, nasa UNCLOS na hindi lamang po sila, hindi lang yung mga partido na nasa conflict ang mag-uusap. Titignan din ang kahalagahan ng interes sa dalawang partido, pati sa international community. Kaya hindi ho pwedeng sabihin ni China na huwag nyo kaming pakialaman. This is between the Philippines and China. Hindi. Bakit? Kasi ang South China Sea ay isang sea lane. Ibig sabihin, marami hong bansa ang dumadaan dyan, hindi lang China, hindi lang Pilipinas. Kaya marami hong may interest dyan sa South China Sea. Pero, sabihin na natin, dapat hindi makialam ang mga kano. Sabihin na natin ganun. Ano ang basis? Ano ang basehan kung kanino i-award ang mga bagay-bagay? Equity, kung ano ang patas, kung ano ang tama. Ano ba ang patas? Ano ba ang tama? E di yung batas ng UNCLOS, yun ang sinusundan natin dito eh. Exclusive territorial waters mo is 12 nautical miles, exclusive economic zone is 200 nautical miles. Ang layo-layo ng China sa Pilipinas, ba't sila nagkiklaim ang territory dito sa Ayungin Shoal? Ulitin ko, isang napakalaking nagsasabi nila. Nagbi-bleep out na ako. No? Kasi, ito nakakairita to eh. Itong ginagawa ng China. It's an obvious gaslighting. Nagsisinungaling ang China, tapos pinipilit nilang utuin ang mga Pilipino. Iniisip nila lahat ng mga Pilipino para paniwalaan sila. Huwag nyo basta-basta sakyan to, itong sa China. Alam ko maraming pro-China tayong mga kababayan. And it's okay, karapatan nila na ipagtanggol ang China kung gusto nila. Pero again, sasabihin ko lang din ito. Kapag sa usapin po ng ganito, dapat maging makatotohanan tayo. Huwag natin i-mislead ang mga kababayan natin. Sasabihin, walang karapatan ng walang ano kasi hindi naman teritoryo ng Pilipino. Totoo naman. But the UNCLOS has given us some responsibility and accountability and some benefits para makinabang dyan. UNCLOS nga yan eh. Again, kung ayaw sumunod ng China sa UNCLOS, bakit hindi siya umalis? Signatory siya sa UNCLOS tapos babaliin niya yung sarili niyang ano.
babaliin niya yung sarili niya. Yung sariling pinirmahan niya. They're already in breach of the treaty. Pwede kayong tanggalin na lang siya. No? I-kick out sila sa UNCLOS. I-vote out. Ganon. Ay, nako. But, let's see where will this go. Magpapatuloy daw ang resupply missions. Magpapatuloy siya hanggat kailan, etc. At tingnan natin kung paano magtatapos itong conflict na ito. Let's just hope na maging totoo si President Bongbong Marcos sa kanyang sinabi that we will not give up one square inch of our territory to other states. Sana po, patotohanan po niya. So, hanggang dito lang po muna tayo mga kutsero. I'll see all of you sa ating live stream. And please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next video. Alright? So, God bless everyone and I'll see you. Bye!